9, may mga nakapagsabi na po sa amin na meron ganyan na mga mass graves kung saan tinatapon yung mga naging biktima ng DDS. Now, sinubukan ho namin na puntahan yung sa... Paano gumagana yung... paano hinandel ang ganitong mga mass grave? Mr. Chair, Your Honors, kasama po kasi sa organizational structure ng DDS ay yung pinakita po kanina na there is this SPO4 Bienvenido Laod as team handler and in charge of the Laod Quarry Mass Grave. Nandyan din po yung si SPO3 Jim Tan as team handler and in charge of the Mandug Mass Grave. Doon pa lang ho, nung nag-iimbesti kami sa 2009, may mga nakapagsabi na po sa amin na meron ganyan na mga mass graves kung saan tinatapon yung mga naging biktima ng DDS. Now, sinubukan ho namin na puntahan yung sa Laod Quarry. Kaya lang, nung pagdating po namin doon, mukhang hindi ho namin naabot yung exact location kasi the Laod property is a hilly part. Medyo ano po yun, parang hill. And then, akala namin hanggang doon lang at a certain point, nakakita kami ng ilan-ilan, konti lang, na human remains, skull. Pero we learned later na hindi naman pala doon yung mga talagang mass grave of that property. It was in a higher portion of the Laod property na nandun nga daw po yung karamihan ng mga tinatapon nila na mga pinatay. So there are actually several mass graves from various sources. Yung Laod and then yung Mandug mass grave and then meron din ho sa Samal Island.